Sa feng shui, bonsai trees are believed to attract positive chi and promote balance. Pero para kay Ramonito, ito ang nagbigay sa kanya ng dagdag kita. Taong 2020, sa kalagitnaan ng pandemic, sinimulan ni Ramonito, isang development director sa isang semiconductor company, ang kanyang negosyong Plantitas Art and Design. Gamit ang puhunang 13,000 pesos, nagbenta sila ng iba't ibang bonsai trees. Patok sa mga certified plantitos at plantitas ang kanyang juniper, busida, molabe, at bougainvillea. Ayon kay Ramonito, gumagamit sila ng 3D technology at eco-friendly materials para sa kanilang mga paso or pots. Sa ngayon, kitang-kita na siya ng 6 digits kada buwan. At sasamahan din tayo yung studio ni na Mon and Jenny ng Plantitas Art and Design. Mon and Jenny, good morning sa inyo mga kapatid. Katabi ako dito, baka sakaling makahawaan ka lang. Ano ba itong mga dinala niyo sa amin ngayon sa studio? Yeah, so marami kaming bonsai. We have different bonsai species from flowering bonsai, bougainvillea. Yeah, it's a tree-looking bonsai. This is the Bushida, Japanese Bushida from Japan, Japanese Bushida. Meron din ko yung local version, yung molabe. Molabe. This is a Philippine tree na binonsai. Mm-hmm. And then, local version ng Chinese juniper. No? These are best seller actually. Okay. Ito yung pinakamabenta namin produkto. Bakit siya mabenta, Mon? It's the compact growth habit makes it very appealing na it looks like almost like a tree in distress, no? Ibig sabihin compact growth habit, talagang dyan na siya, hindi talagang siya lumalaki. Bonsai siya. Siya yung most accepted bonsai species worldwide. Okay. If you Google nga yung bonsai na just type bonsai sa Google, ito ang lalabas. Pinaka-familiar. Ano yung bonsai? Juniper. Juniper. Ay, yung mga nasa side naman ni Jenny. Juniper, it's a ficus money tree. A money tree. This is totally swerte indoor. You can place this total indoor po. Okay. Ha, pwede sa indoor? Indoor. Kung may money tree, Jen, so pwede, so maswerte ba yan? Pera, yes. Pera. Sa pera. Lalo na yung pots namin is merong good luck pots. May mga Chinese na symbol na ayun. Good luck, money. No, ito, Japanese ito. This is prosperity and wealth and perfect for gifting po. Okay, and then yung mga itong malalaki, medyo malaki yung nandun sa dulo, no? Yes, this is our personal collection, Chinese elm. Okay. This is imported from China. Uh-huh. And this is more than 35 years already sa akin. Oh, talaga po? Yes, 35. 35 years old, yes. Yes. At hindi na siya lumalaki? Yes, because we control yung ano eh. Within the pot, we control the growth habit niya. So, hindi siya gano'ng lalaki. But interesting dito, ibig sabihin pala, Mami Chiki Justin, lahat ng klase ng halaman or puno, pwedeng i-bonsai. Pwede. Pwede. Actually, pwede. So, ang kukontrolin nyo lang talaga yung growth pattern ng Yes, pots. Yes. Oh. Yeah. So paano yung kinokontrol yung mapigilan yung paglaki nila? Well, you have to trim the roots regularly. Maybe every two years, you trim the roots para yung kung naman yung root. Kasi pag nasakal na yung roots, hindi na siya, mamamatay siya. So you have to trim it so that it can get a new growth space. Mm-hmm. Pero nandiyan pa rin siya, contained pa rin siya sa loob ng pot. So gaano kadalas yung trimming? Every 2 years. Yung trimming ng ito. Ito, yung trimming nito is you just retain the basic shape. Maybe it can go from 2 months. Kung every 2 months, malaguna, trim siya. Trim mo. Pero yung roots mismo, every 2 years. Yung roots, every 2 years. Every 2 years. Dito natin makikita, Justin, Jess, na talagang meron silang ginagamit na alambre. Ano po yung ito, Mon? Yung training wires po yan, aluminum po yan. Mm-hmm. It's bendable. Ito dito. It's you wrap it around the branch. And literal, yan yung pumipigil sa kanila na yan ba? Or just or to keep the form? It forms the plant. Shape. It shapes the basic form like cascading or... So sa Jayan, yung pagpulupot ninyo, may plano yan? Hindi yung basta-bastang pinupulupotan nyo lang? Yes, yes. Meron pong sinusunod na forms na formal upright, informal upright, cascading, semi-cascading. Nice. Specialized talaga pala ito. Yes. Ito yung concern ni Mami Chiki, Jenny. Mahirap bang alagaan ang mga bonsai? O baka mamatay din yan sa kamay namin? Napakadali lang pong alagaan ang bonsai. It's need sunlight and watering. Basic watering. Mm-hmm. At least 5 times a week, pwede mo siyang diligan. So better siya outdoors? Definitely. Better outdoors. Pero pwede siya near windows. Okay. Basta may sikat po ng araw.
Jen, yung mga price range para dun sa nag-iisip mag-invest. Price range mo mga 2-5 yung pinaka mura namin. Okay. Then yung mga medium size namin is around 8k, 15k, mga ganyan. Ito mga around 26k. Alin yung 26? Ito. Parang magandang panregalo sa mga, di ba, pag meron kang kasi medyo ang bonsai kasi is matagal talaga ang buhay. Housewarming, di ba? Okay. Paano nila kayo makokontakt, Mon and Jenny, para sa mga kapatid natin na interesado? You can contact us sa Facebook page, Plantitas Arts and Design. You can contact us at 0942-602-9298. Alright, maraming salamat, Mon and Jenny, ng Plantitas Art and Design. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.